Yaya, bumaba kayo kapag lunchtime na. At saka dumiretso sa convention venue. Tawagan ninyo ako at sasalubuin ko kayo sa entrance para sabay-sabay tayo mag-lunch. Make sure to give Dana her medicine ha, para hindi siya sumpungin ng allergy niya. Alright? Utos ni Denzel habang inaayos ang long sleeves polo shirt at necktie nito na tinernohan ng itim na slack pants. Opo, Mayor. Tugon ng yaya ng anak. Pagkuway kinuha niya ang black suit at ipinatong sa kanyang suot na polo shirt. Isinuot na din niya ang black leather shoes at dinampot ang maleta. Nang masigurong naroon na lahat ng kailangan niya at maayos na siya sa sarili, gumayak na siya para bumaba mula sa third floor ng hotel na inuupahan nila. Nasa lobby kasi gaganapin ang convention, sa mismong event venue. Medyo mataon na nang makarating siya doon. Maayos na rin ang stage kung saan ay siya ang magsasalita para sa event na ito. At si Governor Matias ang guest speaker. Sinalubong siya ng kanyang mga tauhan, ganun din ang kanyang secretary para i-update siya sa mga gagawin. Nakafocus ang atensyon niya noon nang may tumawag sa kanyang pangalan. Nilingon niya iyon at si Nino. Dr. Adams? Dr. Adams! Lumuwang ang kanyang pagkakangiti at sa kanya ito sinalubong at mahigpit silang naggamay. So, it's really you, Mayor Romualdez. Sabi ng isang Caucasian tall guy, blonde hair and have a pair of blue eyes. He's still a sleek and a picture of a perfect gentleman. Dr. Adams is a foreigner doctor staying here in the Philippines for his missionary work. They met when he was still a first-year resident in University of Oklahoma in United States. He became his mentor. Oh no, in fact, he's still his mentor. The best person and the greatest doctor he has ever met. He looks up to him very much. I didn't know you're back here again. The last time I heard you left in the Philippines was 4 years ago. Masigla niyang tanong dito. Yeah, I did. I had an accident. I was comatose for a year and did not get back on my feet until just 2 years ago. I decided to stay here after I recovered and here I am, meeting you in a place like this. And look at you now. I'm really happy that you're not forgetting your true profession, kahit mayor ka na. You're speaking Tagalog? Nagulat niyang tanong. Tumawa naman ito. I have a good teacher here. Oh, wait. Did you just say accident? You are in a coma? Hindi malang niya nalaman and he feels horrified. Yeah, but that's all in the past, Denzel. Everything is all good now. Actually, thanks to that accident, it felt like I was born again. In fact, the second life is the happiest days of my life. And I owe it to the two beautiful girls in my life, Ayesha and Caitlin. Natigilan siya sa pangalang narinig. At bakit hindi? Kahit ilang taon pa ang lumipas, kahit kailan, kahit ilang ulit siyang nagpumilit na makalimot, na natili ang pangalang iyon sa kanyang pag-iisip. Pero what are the chances na iisang tao lang ang tinutukoy nilang dalawa? Maluwang ang mundo. Imposibleng iisang tao lang ang tinutukoy nila. It's not possible. Oh, anyway, they will be joining me for lunch after this event. Would you like to join us? Tanong sa kanya nito. Kinalma niya muna ang sarili. Sure, and I'd like you to meet my daughter as well. We will be there at the gazebo near the lake. Please come. Sure, sure. Good luck. Tukoy nito sa gagawin niyang pagsasalita mamaya sa event. Thank you so much, Dr. Adams. I'm really glad to see you again. Same here, Denzel. Same here. The convention was successful. More medical practitioners attended than what he expected. Malaki ang kanilang rehiyon. At maraming liblib na lugar na hindi abot ng klinik at magagamot. Kaya sila na mismo ang pupunta sa mga nangangailangan. Nasa gazebo na sina Dana at ang yaya nito nang makarating siya doon. Dana is enjoying the lake view so much, especially feeding the fishes and ducks. Tuwang-tuwa na sumalubong ito sa kanya at pinagtuturo ang mga pato sa lake. Nasa ganun silang ayon nang mamataan niya si Dr. Adams na papalapit sa kanila. Tumayo siya para i-welcome ulit ito. May karga itong isang batang babae, kasing edad lang din siguro ni Dana. Unlike her dad, she does not have blue eyes, and her long hair is black and curly, and her skin is darker than a normal white American. Kung iisipin, parang hindi ito nanggaling sa ama. Marahil ay mas nakuha nito ang dugo ng ina nitong Pilipina. Iyon ang balita niya noon, na pinayang na asawa nito. He welcomes both of them. Mahiyain ang bata at mahigpit ang pagkakayakap sa leeg ng ama. Pagala-gala ito ng tingin na parabang may nahanap.
This young girl here is Caitlin. Caitlin, love, why don't you say hello to my friend Denzel and his daughter, huh? Malumanay na sabi nito sa bata. Kumilos naman si Caitlin at nag-hi nga sa kanya at kay Dana. Dana gave her a big smile. Kahit paano ay tila nakabawas iyon sa pagkamahiyain ng bata. Pagko ay bumaling ito dito at nagtanong, "Where's mommy?" "Your mommy will be here soon. Alright, love? Don't be too impatient." Paliwanag pa nito sa anak. "I'm sorry. Ganito talagang batang to eh. Hindi mo maihihiwalay sa mommy niya. Masyado siyang mommy's girl." Tawa naman ni Dr. Adams. Nakangiti lang siya. At sinabi naman niyang maging si Dana ay daddy's girl naman. Since hindi nito masyadong nakakasama ang mommy nito. "Mommy!" Sigaw ni Caitlin sabay dumausdus pababa sa ama at mabilis na sinalubong ang isang babae na papalapit sa gazebo. "Hello, sweetheart. Namiss mo na kagad si mommy." Narinig niyang sambit ng babae kay Caitlin. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. He's gone pale. At nagkatotoo nga ang kanyang hinala. The Ayesha that Dr. Adams mentioned earlier was none other than the Ayesha he used to know. Halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Lalo na nang makita kung paano maglambitin sa leg nito ang batang si Caitlin, na anak nito, at kay Dr. Adams. Nakalapit na ang dalawa sa gazebo. Maluwag na nakangiti si Ayesha. Ganon din si Caitlin. They are a picture of a perfect mother and a daughter relationship. As if the love is overflowing between them. Nakaramdam siya ng matinding selos doon. Lalo na nang yumakap kay Dr. Adams si Ayesha at parehong ngumiti ang mga ito sa isa't isa. "Oh, by the way, Denzel, I want you to meet Ayesha. Ayesha, this is Dr. Denzel Romaldez, the mayor of this town." Pagpapakilala ni Dr. Adam sa kanila. "Hi, congratulations for the successful event, ha? I'm sure maraming matutuwa sa joint project na ito dahil marami kayong matutulungan na higit na nangangailangan na hindi kayang bumiyahi rito sa bayan para lang magpagamot. You did so much good, Mayor Romaldez." Nakangiting bati ni Ayesha sabay lahad ng kamay. Tiningnan niya ang kamay nitong nakalahat. Hindi alam kung tatanggapin ba iyon. Muling bumalik ang kanyang paningin sa mukha nito. Wala man lang bahid ng pagkakakilanlan na kilala siya nito. As if this is the very first time they are meeting, he decided to accept her hand and shake it. Mainit ang palad nito at ang init na iyon ay pumasok sa kanyang palad patungo sa kanyang mga ugat na dinadaluyan ng kanyang dugo. He has this familiar heat coming from her. Init na ilang ulit niyang naramdaman noon. Noong una silang nagkakilala. Noong una silang nagkamay. Noong nag-uumpisa pa lamang sila. At noong madalas nilang damhin ang init ng katawan ng isa't isa. She is that Ayesha. Kahit ayaw niya, kailangan niyang pakawalan ng kamay nito. Pigil na pigil siyang wagpisilin niyon kanina. Nanginginig na umupo siya at pahapyaw niya itong tiningnan habang nag-uusap sila ni Dr. Adams. Ayesha is feeding Caitlin now. And Dana's yaya is feeding her. Napansin niya ang panay na tingin ni Dana kay na Ayesha at kay Caitlin. And he can tell that she is jealous. Sabik si Dana sa ina. Subalit hindi kayang ibigay iyon ni Nikki dito. Nakaramdam siya ng awa sa kanyang anak. Napansin din marahil iyon ni Ayesha dahil hindi nito tinatanggap ang sinusubo ng yaya nito dito. Ngintian ito ni Ayesha at saka tinanong kung gusto nitong subuan siya. Mabilis na tumango si Dana at hindi niya magawang itanggi iyon sa anak dahil maging siya sa sarili niya ay gusto niyang gawin iyon ni Ayesha sa anak niya. Nagmistulang kambal sina Caitlin at Dana na salitang sinusubuan ni Ayesha. Tuwang-tuwa ang mga ito sa atensyong ibinibigay ni Ayesha sa kanila. And then suddenly, Denzel saw the image of Ayesha and their unborn child happily joining them. Bigla siyang nakaramdam ng panlulumo. Nasasaktan siya sa alaalang sumagi sa kanyang isipan. "Looks like your daughter is fond of Ayesha, ha?" Huh? Agaw ni Dr. Adams. "I'm so sorry about that, doctor." Pinilit niyang i-compose ang sarili. "No, it's all right. I'm glad to see that Caitlin is learning to share. She gets so jealous of people trying to get her mom's attention. Gusto niya ay siya lang ang pinapansin ni Ayesha. But it's amazing now how she let your daughter in with them. Is that so? Dana doesn't have a mom and she can really be with. I'm so sorry to hear that, doctor." "Yeah, me too. Your daughter is lucky to have both of you. Yes, really."
Dr. Adams looked at his wife and daughter, and he could see how much he adores them. He felt a pang of jealousy there. I'm really a lucky one. I am the lucky one to have them in my life. Dugtong pa nito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng galit sa huling tinuran nito. At hindi lang basta galit. Nagseselos siya. Hindi niya matanggap na akala niya noon ay ayos lang sa kanya na makita itong nasa piling na ng iba. Pero hindi pala. Hindi niya pa rin matanggap na makita itong may ibang umaangkin dito. Saglit pa silang nag-usap bago nagpaalam si Dr. Adams at sinabing may iba pa itong kakausapin sa hotel na ito. Ayesha had to stay back because Caitlin wanted to play some more with Dana. At hindi naman iyon kayang tanggihan ni Ayesha. Kailangan ding umalis ni Denzel dahil may iba pa itong gagawin. At kahit ayaw sana niya, pero kailangan. Naiwan sina Ayesha at ang anak nito. Ganon din si Dana at ang yaya nito sa may gazebo. Wala sa pag-uusap ang isipan ni Denzel na kay Ayesha. Maraming katanungan sa isip niya. Katulad ng kung bakit parang hindi man lang siya nakilala ni Ayesha. O sadyabang ganun nito kagaling magkunwari para hindi siya kilalanin sa harap ng asawang si Dr. Adams? Aminin man niya o hindi, nasasaktan siya sa isiping asawa na ito ng iba at may anak pa sila. Ang bilis naman. Ibig sabihin, nung umalis ito sa kanila at iwan siya, natagpuan kagad nito si Dr. Adams at nagkaanak agad sila. Ganon din ba kabilis na kalimutan nito ang tungkol sa kanila? Ngayon ay tama nga ang kanyang hinala noon. Na kahit minsan ay hindi naging totoo sa kanya si Ayesha, na hindi siya nito totoong minahal. Dahil hindi ganito kabilis siya nitong ipagpapalit kung totoong nagkapuwang nga siya sa puso at buong pagkatao nito. Muling nabuhay ang galit na namuo sa kanyang dibdib noon. How he loathed her even more. Dahil magpahanggang ngayon ay sinasaktan pa rin siya nito. Samantalang ito ay nakalimot na at ngayon ay nagpapakasaya sa piling ng iba. Naikuyom niya ang kanyang palad. Mayor, are you alright? Tawag pansin ng sekretary niya. Nilingon niya ito at saka sinapo ang sintido. Oh, yes, I am. What is the next agenda after this? Sagot na lang niya dito. Kimkim niya sa galit na nararamdaman. It's your free time, Mayor. This is the last meeting. Kaya pwede niyo na pong ipasyalangin yung anak as planned. Ngiting sabi ng sekretary niya. Oh, good. You also go ahead. And have fun yourself while you're here. Tatawagan ko na lang kayo kapag kailangan ko kayo. Sabi niya dito at sa iba niyang tauhan. Nakangiti ang mga ito na sumang-ayon at nagpasalamat sa kanya. Mabilis ang mga paang bumalik siya sa gazebo, subalit wala roon ang hinahanap niya. Tinawagan niya si Yaya Bell para tanungin kung nasaan ang mga ito at sinabi nga nito kung nasaan sila. Mabilis niyang pinuntahan ang mga ito sa indoor pool sa hotel. May iba pang naroon at nagsasaya sa paglalaro sa pool. Dada! Narinig niyang sigaw ni Dana at nabaling ang pansin niya sa anak. Nasa ibabaw ito ng malaking duck design na float. Katabi si Caitlin. Nasa magkabilang gilid naman si Ayabel at Ayesha na umaalalay at tumutulak sa float na kinatutuwa naman ang dalawang bata. Both girls are wearing baby floats. Nasa mababaw na bahagi lang ang mga ito. Kaya naman, kitang-kita niya ang halos hubad na katawan ni Ayesha na tanging two-piece swimsuit in red color lang ang suot. Lumingon siya sa paligid. Napansin niya ang mga panakaw na tingin ng ilang mga kalalakihan na naroon sa pool. Ganon din ang dalawa niyang tauhan na nagbabantay kay Dana at Yaya Bell nito. Nagtagis ang kanyang bagang sa isipin kung ano-anong iniisip ng mga lalaking iyon na pinagpepyestahan ang katawan ng asawa. Asawa? Ipiniling niya ang ulo. Hindi na nga pala niya ito asawa dahil may asawa na itong iba. Lalong nagngit-ngit ang kanyang kalooban dahil wala man lang siyang karapatang pagbawalan nito sa pagbandera ng katawan nito. Hi Mayor Romaldez, sorry kung hindi ko man lang naipagpaalam si Nabel at Dana na mag-swimming ha. Nagyaya kasi itong anak ko at gusto rin namang sumama ni Dana, kaya isinabay ko na sila ni Yaya Bel. Don't worry, magaling naman akong lumangoy at bantay sarado ko sila kaya they will be fine. Nakangiting baling ni Ayesha sa kanya. That smile, hindi pa rin nagbabago ang mga ngiti nito. Parehong ngiti pa rin iyon na nagpatibok sa kanyang puso noon. It's alright. I have my people watching them anyway. Walang ngiti niyang tugon habang sinusuri ng kanyang mga mata ang kabuuan nito. Sumagi sa kanyang isip kung paano niya pagsawain ang mga kamay at bibig sa malulusog nitong dibdib noon na ngayon ay halos lumitaw na sa suot nito. Hindi niya maiwasang mapalunok at sakalang niya na-realize
kung gaano niya pinagdamutan ang sarili pagdating sa sex. Tapos ngayon nga, kaharap niya ang babaeng ito ngayon. At pakiramdam niya, puputok siya sa sobrang paghahangad na muli itong makasiping. Ganun pa rin ang epekto nito sa kanya. Magmula noon, magpahanggang ngayon, walang nagbago. Matiim na nakatitig sa kanya si Ayesha nang bumalik ang mga mata niya sa mukha nito. Waring sinusuri ang kanyang reaksyon. Pagkuway umahon nito pagkatapos ibili ng mga bata sa yaya. Nakita niyang kinuha ng isa sa kanyang tauhan ang tuwalya at balak iabot kay Ayesha. Kinuha niya iyon dito at siya mismo ang lumapit kay Ayesha para siya na ang mag-abot ng tuwalya. Here's the towel. Madiin niyang sabi, hindi na iwasang ibalik ang paningin sa dibdib nito. Kinuha iyon ni Ayesha at saka tinuyo ang sarili. Pagkuway tiningnan siya nito nang walang anumang reaksyon na mababasa. Do you like what you're seeing, Mayor Romaldez? And to his surprise, Ayesha asked him that. Abangan ang susunod na kabanata.